Thank you.
Pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ayan, salubungin nga po natin ng Diyos ng isang malakas na papuri. Palakpak para kay Yahweh El Shaddai! Palakpak ng mga mananagumpay. Amen. Praise God. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, mga kapatid at mga magulang ko sa Panginoon. Lalo tigit ang mga nanonood ngayon sa live, sa YouTube man o sa Facebook. Ayan, isang pinagpalang hapon po. Lalo tigit sa ating kura paroko na si Father Anthony Chan. Ayan, praise God. Salamat sa Diyos at muli tayo nagkatipon-tipon ngayong araw ng Biyernes. Amen. Kung matatandaan po natin, noong nakaraan ay nagdiwang tayo ng ika-18th anniversary. Amen po ba? Ayan, praise God. Dahil nga dyan, isang malakas na papuri, palakpak sa ating Diyos sa buhay. Palakpak ng mga mananagumpay. Amen. Salamat sa Diyos dahil tunay nga pong matagumpay ang anibersaryo ni Yahweh El Shaddai sa dakong ito. Amen po ba? Ayan, praise God. Yan din na rin po natin patatagalin ang hapon na ito. Salubungin po natin ng Diyos ng isang pagsamba at awitin sa mga oras nito. Inaanyahan ko na po kayong magsitayo sa presensya ng ating Diyos at sama-sama tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Sasamahan po tayo ng Church on Spire Gospel Choir. Ayan, praise God. Amen. Ayan. Minsan, papalakpakan natin ang ating Diyos na buhay at patuloy tayong sasamba sa ating Diyos na buhay, no? Amen. Nananabik ba ang lahat na sumamba sa ating Diyos? Amen. At sige po, at itaas natin ang ating mga kamay at ipikit ang ating mga mata. Damhin natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay nga na dalawa, tatlo, nagkatipon ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At naniniwala ako na ngayong gabi ay ibubuhos ng Diyos ang kapangyarihan niya sa bawat isa sa atin. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang mga kagalingan sa bawat isa sa atin. Hallelujah. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo nagkatipon. Diyos ng Himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Bubuhos pag-ibig na dalisay, kagalakang tunay, kagalingan na pag-asa. Bumubuhos biyaya niyang talisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Tayong lahat may kapangyarihang nadarama ngayon. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon. Diyos ng Himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Bumubuhos, bumubuhos pag-ibig na dalisay, pag-ibig niyang dalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos
kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Bumubuhos, bumubuhos, pag-ibig na dalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos, biyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa nadalisay, kagalakang tunay, kagalingan at pag-asa. Bumubuhos, biyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Mula sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, mahabaging Diyos na nasa langit, maraming salamat po. Ang hapong ito, ang gabing ito, ay patuloy naming inilalagak sa iyo. Pagpalain ang iyong banal na gawain. At ang lahat na nandirito sa loob ng iyong tahanan ay patuloy na sila'y pagpalain. Ang iyong mga awit, instrumentalist, ang buong core group ng gawaing ito ay patuloy mo silang i-bless at patuloy na kami pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Dakilang Ama, inaangkin namin na ngayong gabing ito ang tagumpay ng iyong gawain. Pagpalain mo ang iyong maghahatid ng mabuting balita. Patuloy mo siyang ishield ng banal mong dugo mula ulo hanggang talampakan. Patuloy mong protektahan ang kanyang labi, isip, puso upang sa kanyang pagpapahayag ay patuloy na ito'y titimo sa aming puso at isipan. Ang magpapatotoo, ang mag-MC, patuloy mo silang pangunahan. Maraming salamat at inaangkin namin na ngayong gabing ito, pinagpala ang iyong gawain. Ito ang aming pagsamba at papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay! Ayan, tunay nga ang lahat ay espesyal sa paningin ng Diyos. Amen! Handa na ba ang umindak, sumayaw ang ating mga anak ng Diyos? Amen. Amen. Lahat tayo, lahat ng espesyal, papalakpak sa sayaw para sa ating Diyos na buhay. Amen. Mga gawa mo'y tunay nga ang kahanga-hanga, Panginoon. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon, sa buhay ko ngayon, yaki na tuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. O pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay nga kanga. Gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon, sa buhay ko ngayon, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang mahal.
Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko at pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo, espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo, ikaw ang unang umibig. Ikaw ang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo, ikaw ang nabuhay. Ikaw ang unang ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Langit ang nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Ang kailangan ko, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihamin, ang awit ko iyong din. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang minsan pa, kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan. Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang. Sa tuwing kapiling ka, ang puso
kapag sa'yo'y sumasabalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso bigla. Minsan pa! Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Amen! Tunay nga, dito pa lang sa lupa, langit na ang ating nadarama. Amen! Hallelujah! Tunay nga, napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Lalo higit kapag kasama-sama tayong nagpupuri, ang tunay ngang ang presensya ng Diyos ay ating nadarama. Amen. Hallelujah. Tunay ngang ang Diyos ang unang umibig sa atin at siya rin ang nagtitiwala sa atin. Kaya itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang ating mga mata, at patuloy nating damhin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Tunay nga na anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan natin, ang Diyos ay laging nandiyan sa tabi natin at nagtitiwala sa atin na anak, kaya mo yan. Hallelujah. Yes, Lord. Pupurihin ka namin, Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Diyos, sa kabutihan mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iyaan. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagtiwala sa akin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigurin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, Diyos, kay Biyesta.
ang nagtiwala sa akin. O tatapat sa iyo, maglilingkod ako, Diyos, kay Ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa nagkakaisang tinig, patuloy natin. Itataka sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Amen. Isang malakas na papuri. Palakpak para kay Yahweh Shaddai. Amen. Praise God. Sumandali po tayong magsiupo sa presensya ng ating Diyos. Ayan. Pinagpawisan po ba sa ating pagsamba? Amen. Praise God. Tunay nga pong nasa kalagitnaan natin ang presensya ng ating Diyos. Amen. Ayan. Tayo dumako po sa pagpapatotoo, sa pagpapahayag ng mga pagpapala na naganap, nangyari sa ating buhay. Yan, praise God. Sino mga pinagpala ng Diyos? Amen. Tunay nga pong lahat ay pinagpala, lalo't higit. Tayo ay nagdiwang ng anniversary, kaya marami dapat magpapatotoo ngayon. Amen po ba? Ayan, sino pong handang magpatotoo dito sa harapan? Ipagsigawan ang pagpapala. Ito po si Nanay. Ayan, praise God. Isang malakas sa hapuri, palakpak sa ating Diyos na buhay. Magandang gabi po sa ating dakilang Diyos na buhay, Yahweh Shaddai na ating buhay. Sa ating lahat, brothers and sisters. Ang ipagpapasalamat ko lang una ay yung katagumpayan ng aming 18th year anniversary. Tunay nga pong happy, blessed, prosperous talaga yung naranasan namin. Dagsa po talaga ang umattend dito sa iba't ibang chapter, mga attender. Yan po hiniling ko, punuin nawa ng Yahweh ang aming parokya hanggang labas. At yung pang tunay nga pong nangyari, talagang siksikan po lahat ng mga ano dito, siksik, liglig at umaapaw na umaten sa aming anniversary. Hanggang pong sa labas. Kaya Lord, salamat po. Bungos din po ang mga blessings nyo, siksik, liglig, umaapaw. Thank you po Lord sa ating 18th year anniversary.
at sa aming mga nagagandang choir at mga pogi, mga choir na talagang tunay na mga artista ay nandating sa kanilang suot. Ang gaganda talaga. Poging-pogi si Jaya, si Undoy, at ang mga choir natin dalag mula maliit hanggang sa dalaginding. Ang gaganda nila. Siyempre, kami din mga workers. Maganda rin kami ng araw na yun. Lahat maganda sa paningin ni Yahweh sa dahil lahat tayo. Pangalawa po ay, ito po talaga ay talagang ang lagi kong panalangin sa Panginoon na naway dumating na po ang himala ng Pasko. At tunay nga po, ngayon June na ito, ay talagang pinararanas po ng Panginoon dahil po dun sa follow-up ng aking pag-a-apply na aking anak sa Canada. Tunay nga po talagang dumarating na yung Pasko sa kanya, sa mga paglalakad niya. Noong po nakaraan, pinatutok ko po dito na yung kanyang working permit ay binayaran na po ng Canadian Immigration. After 1 week po yun, nag-message sa aking anak, sabi niya, Mama, pinapaano na po ako ni Kuya Michael na magpa-schedule na ako ng medical. Medical na po siya ngayon ang proseso. At tunay nga pong Lord, kayo na pong bahala kung sino ang magpipinance ng medical ng aking anak. At ito po ay inano ko po sa aking kapatid sa Texas. At tunay na nga pong siya naman ay natuwa nung mabalitaan niyang ganun. Na bigla-bigla at sumaanmanan po siya umayon sa siya na po ang sasagot ng medical ng aking anak. Ito po ay sa darating na July 2. Na kung saan ako rin po ay kanina nagpa-check up dyan sa executive court dahil may libreng eye check up po dyan. Lahat ng klaseng check up nandiyan kanina kaya sinamantala ko po. At yun nga po nangyari sa amin. Kami po ay nirefer sa Grace Hospital sa July 2 rin po. Magkakasabay po kami ng check up ng aking anak. At inangkin ko po na po Yahweh sa harap ng aking mga kapatiran. Nagpapasalamat na ako sa iyo ang aming miracle successful check-up na aming mag-ina. Sa darating na July 2, inaangkin ko po ngayon pa lang sa harap ng aking kapatiran din sapagkat alam ko po, kayo ang Diyos na himwala. Kung kalooban nito ay mangyayari sa amin. Kaya ako ay nagpapasalamat pa lang ngayon. Ang pangatlo po ay nung ito pong kapatid ko sa Texas ay nabalitaan ko na dumaing sa amin nga, bagamat humingi kami ng tulong, nalaman ko po na siya ay dumadaan sa malaking pagsubok na ang laki daw po na utang niya sa bangko. Ang tubo talagang ano na, halos parang di na niya kayang bayaran. At yung mga bills ng kuryente, tubig, in telepono mula January to June ay nagbabayad pa rin siya. Talagang patong-patong pong ang utang niyang babayaran ngayon. At nagkakasakit na nga daw po siya, sumasakit na ang buong katawan niya, nirarayo na siya. Kaya sabi ko, Lord, ikaw ang aming Diyos na himala. Ikaw ang aming provider. Ikaw ang aming manggagamot. Kayo ang aming doktor. Ang salita niyo ang pinanghahawakan namin. Na tunay nga pong pag pinanghawakin to ng lubusan ay inyo pong tutugunin. Kaya tinataas ko po sa inyo, Yahweh Shaddai, ang aking kapatid na yan. Na kayo na po magbabayad lahat-lahat ng utang niya. Mayaman kayo, Yahweh. Mayaman ang aming sa langit. Kaya dinadalain ko po, kayo na po magbayad nito lahat-lahat. Linisin niyo po siya sa lahat ng pagkakautang. At sa darating na linggo po, sa pagtawag po namin, inaangkin ko na po na nagbayad na siya ng mga utang niya at kayo po ang nag-provide sa kanya. Ang lahat ng ito ay sinasamo ko sa iyo, Ama, kasama ng Banal na Espiritu Santo at ng Mahal na Binghimaya. Inaangkin ko po lahat ng ito ay answered prayer at tagumpay. Sa pangalan mo, Yahweh Shaddai, sa gabing ito. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, praise God! Grabe yung siksikliglig na pagpapala at panalangin sa ating Diyos na buhay. Ayan po, si Sister, ang ating pinamamahal na coordinator. Isang malakas na papuri, palakpak sa ating Diyos na buhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po kay Yahweh El Shaddai, kay Father Anthony Chan. Gusto ko lang pong ipaabot sa lahat na nagpapasalamat po ang bumubuo ng Santo Cristo Prayer Group ng El Shaddai na sa tagumpay ng anibersaryo namin ng nakaraan. Talaga pong napakalaking biyaya ang ipinagkaloob sa amin ni Yahweh El Shaddai. Talaga pong hindi po namin ine-expect ganong karami yung tao. Talagang hinipo po ang bawat isa po na prayer group sa amin mga panalangin. Talagang tinugop po kami ni Yahweh El Shaddai. Pangalawa po sa mga
bagamot po talagang dumadaan po tayo sa pagsubok, kahapon po kasi yung anak ko, yung kasama ko po kanina, hindi ko po alam kung ano nangyari. Pinagamot ko po siya kahapon, inuwi ko po sa amin. Para pong nawawala siya sa sarili, pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil talagang pinagkatiwala ko po siya kay Yahweh El Shaddai kasi wala po akong kakayahan. Bilang po nanay, kahit po ang anak natin isang pasaway, talagang handito po nananalaytay ang pagiging maawaing ina sa kanyang mga anak. Wala po akong hinihingi kay Yahweh El Shaddai sa araw at gabi kung panalangin. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Sabi nga po ni Father kanina na hanggang may buhay, may pag-asa. Lahat po ng aking mga anak, wala po akong hiningi, kundi patuloy niyang hipuin. Hindi po ako nagsasawang ilapit sila sa Panginoon. Nandito po ako at patuloy ko silang ipinagpipray palagi na gabayan sila lagi ng Panginoon. Kasi hindi ko po naranasan na minahal ako ng aking mga magulang, lumaki po ako sa ibang tao, kaya sabi ko, Lord, at dinanas ko, hindi ko pa dadanas sa aking mga anak. Kaya sobra pong pagmamahal, kahit po talagang may mga anak akong pasaway, talagang hindi ko po sila pinapagalitan. Itinutuwid ko po yung landas na tinatahak nila para makita nila kung gaano po ako kabuting ina para sa mga anak ko. Sa sobrang hindi ko po naranasan yung minahal ako ng magulang ko, ibinuhos ko po lahat ng pagmamahal ko sa aking mga anak. Kaya sabi ko nga po, minsan nanghihina ang loob ko. Sabi ko nga, Lord, Ikaw ang kumuha sa akin dito. Palakasin mo ako. Patuloy mo akong gabayan sa aking paglilingkod. Takot akong mawalay sa iyo, Yahweh El Shaddai. Salamat po. And praise God, isang malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Yan, patuloy nating lalapit at dadalangin sa ating Diyos ang ating mga kahilingan. Mga kapatid, mga magulang ko sa Panginoon, inaanyahan ko na po kayong magsitayo at sama-sama nating awitin ang El Shaddai. El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkar Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved our son of Abraham. To the power of your hands, you turned the sea to dry land. The outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkar Adonai, we will praise and lift you high,
El Shaddai. The time of Christ was near, though the people could not see what Messiah holds to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your Messiah's work was done to the bounty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. O Yahweh, Yahweh El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Yahweh El Shaddai, Diyos na dakila, Diyos na tapat, sa ngalan ng iyong anak, aming Panginoong Jesus, kasama ang Espiritu Santo, kami dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba sapagkat alam namin na sa gabing ito, kami iyong pagpapalain, kami lubos mong pagpapalain, ang mga nanghihina ay palalakasin, ang mga nasa karamdaman ay paggagalingin sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga nagkukulang nalulumbay ay iyong pagpasisiyahin sapagkat ikaw El Shaddai, Diyos na makapangyarihan, napakalaki ng iyong pagpapala, napakalaki ng iyong kamay abutin. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa pagtaas namin ang aming mga kamay, kami tagumpay na, kami tagumpay na, kami tagumpay na. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa 18 years na kami yung patuloy na pinagpapala. Napakatagumpay sapagkat kasama ka namin. At sa susunod na taon, Panginoon, on our 19th anniversary, alam namin, O Diyos, ibubuhay. Ito maging ang mga nakikinig sa YouTube at Facebook, Lord, Panginoon, ay iyong abutin sapagkat alam namin sila'y iyong bibigyan din katulad ng mga pagpapala sa daong ito. Maging aming kura paroko, Panginoon, ay iyong pagpalain. Napakabuti at napakainam, Panginoon, na kami narito sumasamba at makikinig na iyong salita. And Lord God, ang lahat po ng ito, iniling namin sa pakapangilihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen and Amen. Papurihan natin ang Panginoon. Taas ang mga kamay.
Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Tayo ay tulungan niya. Taas ang mga kamay, mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man at ginhawa, taas ang mga kamay, purihin, mataas na mataas sa Diyos, ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, 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 Alleluia. Palakpakan, purihin, purihin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Yung palakpak ng magaling na, yung palakpak na bless na bless, yung palakpak na answered prayer. Alam ng Diyos ang mga nasa puso at isipan natin, kaya marapat na palakpakan ng Diyos. Mas malakas na palakpak kay Jesucristo. Mas malakas na palakpak kay El Shaddai. Ayan. Hallelujah. Ramdam na ramdam ko pa po ang inyong mga kasiyahan. Two weeks na ba yung nakaraan ng ating anniversary? O one week? Two weeks? Two weeks na. Oh. Pero ramdam ko kanina na pumapasok ako, mga naka-red, naka-pink. Sabi ko, wow! Anniversary talaga, di ba? Sapagkat alam ko, bawat araw after ng anniversary, ibubuhos ni El Shaddai ang mga biyaya. Kaya humingi na tayo. Sinong gusto humingi? Taas ang kamay. Answered prayer na tayong lahat. Hallelujah. Alam nyo, nakita ko po nung Lunes yung aking admission order. Teka muna, di ba pala tayo nagbabasa ng gospel? Amen. Alam niyo, tuwang-tuwa po ako kasi sabi ko, makakabalik ako sa inyo.
At dala ko, sabi ko, Panginoon, dala ko ang hindi ang aking sarili, kundi dadalhin kita, Yahweh El Shaddai, sa daong ito, para muling papurihan ka, sapagkat kay El Shaddai, walang imposible. Lahat ay posible. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo pong buksan ang ating mga Bible. So, in the Gospel of St. Mark, chapter 5, verse 21 to 43, 35 to 43, in short version po tayo, no? San Marcos, or chapter 5, verse 21 to 24, 35 to 43. Kung wala po tayong mga Bible, ilagay po natin ang mga kamay sa ating puso. Apo. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybayin pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, ito'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatang ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit ba ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Salip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating na sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus ang nagulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi pa tayong bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao, pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Ito'y 12 taon na at namangha ang lahat. Maigpit na ipinagbino ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Brothers and sisters in Christ, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ibaba na po ang mga Bible at muling itaas sa mga kamay. Hallelujah. Sino yung mayroon ng 18th prayer request na granted? Sino yung bawat prayer request niya, alam niyang sinagot na siya ng Panginoon? Nagsulat po ba kayo ng nakaraan? Amen. Parang nalulungkot yung iba. Tingin nga sa katabi. Huwag titingin kay Brother Bobby. Tingin sa katabi. Tingnan mo yung katabi masama mo. Sister, ngiti ka naman dyan. Ayan. Numingiti na po ba? Yung kuha natin, nakangiti na ba dito? Sabihin niyo ulit, bakit dapat nakangiti, Brother Bobby? Ayan. Di dahil sa bawat ngiti, may ganting pagpapala si El Shaddai. Tingin rin sa katabi, tingin sa katabi. Ay, nakangiti na ba? Ayan. Palapakan ng Diyos na malakas na malakas. Alam nyo, pag hindi kayo gumiti, hindi tayo matatapos ngayong gabi. Kasama yung mga nasa internet. Amen? Brothers and sisters, ang gawain ng Diyos ay gawain ng Diyos. Hindi po kayo pumunta dito dahil sa mga choir, dahil sa ating mga manggagawa. Ang gawain ito ay gawain ng Diyos. Kaya nga dapat sa gawain ng Diyos, bawat isa nagkakaisa, bawat isa nakangiti, sapagkat sa bawat ngiti, may kanting pagpapala si El Shaddai. Taas ang kamay, muli natin itaas ang pangalan ni Yahweh sapagkat kay Yahweh tayo magpuri sapagkat siya lamang. Taas ang kamay, hallelujah. O Yahweh, O Yahweh,
Taas ang mga kamay, brothers and sisters. Dakila ka taba. Come on, let's declare. Papurita. Dapat, dapat kang tumanggap ang pagdakila at pagmamahal sa iyo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakalan pang mahal. Let's declare, declare, O Yahweh, O Yahweh. Mamahal sa iyo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pang mahal. Ang pagdakila, ang pagdakila at pagmamahal sa iyo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Hallelujah! Ikas na magpakailan pa man. Purihin! Purihin si Yahweh! Amen! Yan lang ba ang para sa Diyos? Give the Lord the best clap of sa bakak at sa bawang. Tandaan niyo, brothers and sisters, sige po, tayo po umupo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, napakasarap na tayo ay nagtitipon sa ngalan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen? Alam niyo, yung mga pagtitipon po natin, sino po ang nagsasalita? Sino, sister? Ano pangalan niyo, sister? Edna po. Sister Edna, sino po nagsasalita? Ano po? Sino po nagkasalita pag tayo ay nagkakaroon ng gawain? El Shaddai. Amen, di po ba? Kaya nga ako, alam niyo, sobra ako nabibless dito kasi nung nasa Dubai ako, no, hindi po laging gospel ang aming binabahagi. Pero dito sa Pilipinas, gospel po, ibig sabihin, si Jesus at ang mabuting balita ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga, wala na tayong hahanap-hanapin pa. Amen? Alam niyo, itong binasa po natin, ay makikita po natin dito, no? Na nangangaral, no? At gumawa ng mga himala si Jesus. Last week, di ba? Yung kanyang kapangyarihan, over what? Over nature. Sabihin niyo, power over nature. At ngayon, sa ating binasa, yung long version, mamaya mapag-discuss po natin, napakabuti ng ating Panginoong Jesus kapagkat kilala na siya, no? Hindi pa siya pumupunta sa mga lugar na yon sa Nazareth. Siya'y kilala na sa mga himala at marami ng taong may mga ano, malulubhang karamdaman ang kanyang pinagaling. Sino dito ang naniniwala na siya'y pagagalingin ng Diyos? Sino naniniwala siya'y pagkakalooban ng kagalingan ni Jesus? Brothers and sisters, ito pong gabing ito ay gabi ng himala ng Diyos. Kung hindi ka pa nakakaranas ng himala ng Diyos, ngayong gabi, maging kayang nasa YouTube at Facebook, mararanasan natin. Amen? Sapagkat ano, ituturo sa atin ng Diyos ang ano, ang pananampalataya, a faith that transforms. Pakisabi nga po, a faith that transforms. Ang pananampalatayang nagpapabago. Tingin nga ulit sa katabi. Tingin sa katabi. Yan ba ay nagbago na? Amen? Sabi ng isang sister, nandoon na po ako sa pagbabago. Di ba? Sapagkat lahat tayo, pakisabi nga, work on progress. Yan, di ba? Eh, Brother Bobby, paano naman ako magbabago? Eh, itong katabi ko sobrang bait.
Eh, yung aking pamilya, sobrang bait. Di ba? Brothers and sisters, tatandaan natin, sa ating kakayahan, wala tayong magagawa. Pakisabi nga po, sa ating kakayahan, wala tayong magagawa. Pero pagkasama natin ng Diyos, sabihin niyo, pagkasama natin ng Diyos, mangyayari. Mangyayari ang lahat. Ayan, di ba? Glory to God. Sino handang mag-overnight dito ngayong gabi? Hanggang alas 12 tayo. Sino po? Nasama kayo lahat sa akin. Ay, isa lang. Amen. Yung mga nasa internet, sasama natin. Brothers and sisters, alam nyo, sabi ko nga kanina, ang ating pagsasalusaluhan is a faith that transforms. Ang pananampalatayang nagpapabago. Di ba? Ano kaya ang pananampalatayang nagpapabago? Alam nyo, sabi po sa Karunungan, no? Karunungan 1 verse 13 to 14, ang Diyos natin ay isang Diyos ng kaganapan at buhay. Nais niya tayong mabuhay ng sagana. Ito ang kanyang ipinarito sa lupa. Amen? Brothers and sisters, lagi ko pong sinasabi sa inyo, interesado ang Diyos sa atin. Pakisabi sa katabi, interesado ang Diyos sa iyo. Ayan, di ba? Alam nyo, kung hindi interesado ang Diyos, wala ka dito. Di ba? Kung hindi interesado doon ang Diyos sa iyo, wala po kayo dito. Sabihin nyo, bakit Brother Bobby interesado ang Diyos sa amin? Dahil, ano, mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit? Gusto niya yung buhay natin ganap, kasiya-siya. Nalala niyo yung mga sharings natin dito sa El Shaddai community? Di ba? Hindi naman ang tayo ang nagbabago, ang Diyos ang nagbabago sa atin. Dahil sa ano? Pananampalataya. Pakisabi nga po, pananampalataya. Ayan. Saan po nang galing ang salitang pananampalataya? Ano po ang root word? Ayan. Ang root word po pananampalataya, dalawang salita. Una ay namnam, pangalawa ay taya. Kaya nga sa bawat fellowship natin, nanamnamin natin ang salita ng Diyos. Amen? Huwag tayong pupunta ng gawain dahil meron tayong nais lang para sa sarili natin, kundi yung para sa ating espiritual na pamumuhay. Diba? Dito sa gawain ng Diyos, tumataya tayo, pero walang pera. Diba? Nalala niyo yun? Walang pera. May sukli pa kay El Shaddai, umaapaw, siksiklik na umaapaw. Diba? Sabi ng iba, ang hirap namang umatay sa El Shaddai. Bukod sa love offering, meron pang tithes. Brothers and sisters, sabi ng Diyos, Malakay 3:10, di ba? Three T's. Ano po yung tatlong T's? Talent or time, talent and treasure. Napakabuti nyo at napapagpala tayo. Sapagkat alam nyo, ako tuwan-tuwa lagi pag may mga kabataan. Kasi dyan po ako nagsimula. Nung ako po yung nagsimula dito, mga sisters and brothers, bakyang-bakya po ang tingin ko dito. Di po ba? Nakabaligtad ang payong, nagdadala lang itlog. Di po ba? Pero noon ko nakita ang pag ano, ang paglago ko sa gawain ito. Mula pagiging kabataan, ginawa niya akong manggagawa ng Diyos. Ginawa niya akong choir, MC, ginawa niya ako, pupunta akong Dubai, naging preacher po ako. At umuwi ako dito, preacher ulit. Bakit? Ang Diyos, dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay nagbabago. Pakisabi nga po, pananampalataya. Pero ang pananampalataya, brothers and sisters, ay hindi lang dapat, ano, nandito lang sa loob ng simbahan ng Santo Cristo Quasi Church po ba ito? O parish, di ba? Hindi lang dito. Napag-uwi mo ng bahay, iba ka na. Oh, asa na, asa ng pagkain? Sigaw ka na ng sigaw, iba na. Di ba? Kaya nga, a faith that transforms. Dapat, we have to practice our faith. Di ba?
Lalo mga kabataan ngayon, maganda nga eh, di ba? Mga kabataan ngayon, di ba? Wala akong nakikitang nag-cellphone during gawain, di ba? Di ba? Mga kabataan ngayon, maganda pong dinadala nyo dito sa gawain. At natutuwa ako dito, pati mga choir natin, di ba? Mga youth, and last time, congrats ha. Kasi di ba kumanta kayo doon sa anniversary? Congratulations ha. Keep it up. Dahil ang kabataan, yan ang susunod na henerasyon. Wala tayong, hindi natin kayang pigilan yan. Tayo mga baby, hindi pala tayo, yung mga baby boomers, Generation X, tayo po ay lilisan sa mundong ito. Ang kasusunod yan na yung mga tinatawag na millennial, Generation Z, Alpha, kung ano-ano pa. Amen, mga, yan po, di po ba? Napakaraming mga, pero ang Diyos natin nagbabago sa atin. Tandaan nyo, hindi ikaw ang nagbabago. Di ba, sis, ano pangalan niyo, sister? Annabelle. Sister Annabelle, di ba? Ilan taon na po kayo sa gawain? 10 years. Hindi. Mahigit ano po? Sa... Opo, mahigit ano po? 10? 50 years. 50 years kayo? 50? Eh, ang gawain po, 40 years na. Joke lang po. Tungko po. De, ilan po kayong gawain? Ilan taon na po kayo sa gawain? Ilan taon? How many years in the... In a... Ah, matagal na po. Sige, i-compute na lang po natin mamaya. So, sabihin na, matatagal na po tayo sa gawain. Pero it doesn't mean na tayo matagal o tawag doon, bago lang, pantay-pantay po ang biyaya ng Diyos. Papuriyan si Yahweh El Shaddai. Brothers and sisters, ano ang pananampalatayang nagpapabago? Kung makikita natin sa ating binasa, no? Desperation. Di ba nakita niyo si Jairo, yung synagogue leader, no? Desperate na siya. Di ba sabi niya, agaw buhay po. Sabi niya, di ba? Ano sabi niya? Agaw buhay po ang aking anak, ang dalagita. So, desperation leads to faith. So when we are desperate, ano, nandun yung umuusbong ang ating pananampalataya. Misa sasabihin natin, hindi tayo minamahal ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit tayo, mahal na mahal ng Diyos. Mga ikaw na nasa Facebook Live, YouTube Live, mahal tayo ng Diyos. Alam nyo, yung tayo yung nagkakasama-sama, yan ang nais ng Diyos. Alam nyo, kanina, talaga pong hinamol ko yung banal na misa kasi sabi ko, gusto ko makapag-misa bago maggawain. Alam nyo, ang banal na misa, ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Kaya kung kayo aatin ng gawain, try nyo pong umatin ng misa, pagkatapos ng misa, gawain. Solve na po yan. Kumbaga, buong-buo na po tayo. Kaya kanina, alam nyo, tonta ako kay Father, yung boses ni Father, pag inaantok ka, Father, kumusta po kayo dyan? Napakaganda ng boses niya, no? At hindi ka talaga, yung binabahagi niyang homily, mararamdaman mo talaga. Kasi napakaano ng boses ni Father, eh. Yung boses niya talagang andol, eh. Diba? Kaya nga ako, sabi ko, kailangan kong umatin ng banal na misa, maaga po akong umalis, at maaga rin po ako nakarating dito. Dahil ang banal na misa, tandaan natin, yan ay pinakamataas. Para tayo, a faith that transforms, a pananampalataya nagpapabago, kung tayo ay nandoon sa ano, sa desperate situation, yung parabang wala ka ng pag-asa, doon tayo bibigyan o dadali ng Diyos sa pananampalataya. Kagaya nung, ano, di ba? Kagaya nung synagogue leader, di ba? Desperation, no? Sabi nga dito, no? Wala na eh. Wala na siyang iisipin. Kasi alam niya. Alam niya, pero kilala niya si Jesus. Kaya nga, sisters and brothers in Christ, kung kilala mo si Jesus, hindi ka mababagabag. Kung kilala mo si Jesus, nandito ka lang. Magiging ano ka. Kahit nandun ka sa sitwasyon, ano pa rin? Pananampalataya. Brothers and sisters, we have to practice our faith. Diba? Hindi pwedeng pag nanghihina ka na, wala lang, nanghihina ka na, oh sister, ayoko nang umatin ng gawain, bakit? Nanghihina na ako.
Di ba sabi ng Diyos? Cast your burden unto me and I will give you rest. Or I will give you rest. Di ba? Tama? Bibigyan ko kayo ng nakapahingahan. Eh kasi nga nakakalimutan natin. Ang naaalala natin ay yung ibang bagay patungkol sa mundo. Sabi ng Diyos, siya nagpapagaling. Eh brother, hindi mo na ako aatin ngayon ang gawain kasi sumasakit yung kasukasuan ko. Di ba? Sabi nga ng ating punong lingkod, huwag mo laging tinatawag yung mga kasukasuan. Di ba? Ang tawagin natin si El Shaddai. Sabihin natin, Jesus! Jesus! Ayan, di ba? Si Jesus, in the name of Jesus. Mawawala na yan, di ba? Kaya nga, we have to practice our... Kung desperado ka na, di ba? Eh, brother, wala po talagang kapag-apag-asa. Eh, meron nga eh. Meron nga. Dinadala tayo ng Diyos dito dahil interesado ang Diyos sa atin, brothers and sisters. Kaya kung interesado ang Diyos sa atin, maraming ibibigay si El Shaddai. Papurihan ng malakas ng Panginoon. A faith that transforms first desperation. Kung tayo nasa sitwasyon na tayo ay kawalang pag-asa, tatandaan mo, dadalhin ka ng Diyos sa pananampalataya. Dadalhin ka ng Diyos in faith, brothers and sisters. Pangalawa po na nais ng Diyos sa atin ay yung ano po, sa long version po ng gospel na to, meron pong dinudugo na babae, no? Faith in action. Sabihin nyo nga po, faith in action. Yun yung sinasabi ko kanina. Dadalo-dalo tayo ng gawain pag nagkaroon ng problema. Hindi ma-apply. Bakit? Dahil minsan, pag nagwala ng pera, sino sister ang pinupuntahan pag nawala ng pera? Siyempre. Ayun daw, Bombay da Bombay. O kaya mangungutang, di ba? Pag tayo nang nahihirapan sa pera, ang lalapitan mo si Jesus, si El Shaddai, bakit? Sabi nga ng isang awitin, di ba? Ang Panginoon, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Kasi nga, pagdating sa gawain, kinakanta, Jehovah Jireh, my provider, I am more, iyak-iyak pa tayo niyan. Pero pag uwi ng bahay, nice. Pangalan niyo po, Nay? Pangalan niyo po? Lisa po. Sister Lisa, sasabihin niyo, hey, anak, kailangan natin ng pera, mangutang ka na. Mangutang agad? Hindi pa nananalangin eh. Di ba? Ganyan tayo. Pero tayo, mga anak ng Diyos, unti-unting binabago. Di po ba? Pag nagka-problema, pupunta sa kapitbahay, sister, alam mo ba yung anak ko, kwento ang anak, ang balae, o ang tagdong manugang. Kinukwento, di po ba, Nay? Kinukwento. Bakit mo kinukwento? Pagkatapos yung kinuwentuhan mo, kinuwento rin doon. Ano nangyari? Ayan na. Di ba? Nadagdagan na yung problema mo. Broadcast ka na sa buong Santo Cristo. Ang laki po pala ng Santo Cristo, no? Ang gando. Tinitignan ko po yung mga ano. Di po ba? Brothers and sisters, kailangan natin faith in action. Di ba? Pag ikaw ay sinasabi, may masakit, sabi mo, in Jesus' name, wala kang kakayaan. Ako ay templo ng Diyos. Alam niyo, natutuwa ako kay sister. Nasaan naman yung si sister? Ayun, si sister. Di ba? Narinig ko yung mga sharing niya sa mga kapatiran. Imagine mo, pag ikaw talaga ay naniwala, gagalawan Diyos. Gagalawan Diyos. Sabi ng binasa natin, so, don't be afraid, just believe. Amen. Kapalik ko kay Kristo, ano ang number one, desperation leads to faith. Pangalawa, faith in action. Sabi po sa Hebrews, o sabi sa ama, sa Hebrews 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang sabi po dito,
ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tignan niyo yung babaeng dinudugo. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan. Wala pang ginagawa ang Diyos. Kaya alam niyo po si Brother Bobby, nalala ko nung ako po pumunta ng Dubai, nag-apply. 5 buwan na po ako nag-a-apply kasi sa Dubai po uso po yung tourist ka tapos mag-a-apply ka. Pero I don't encourage you na pumunta doon para doon. Pero 5 buwan na po ako. Ang sabi ko sa Panginoon, Yahweh El Shaddai, pinapunta mo ako dito eh. Alam ko, hindi mo mapapabayaan na mawala ang aking pananampalataya sa iyo. And after that moment, kinabukasan, may tumawag, trabaho. Ganun nga po, we have to, kailangan may action. Kailangan yung pananampalataya natin gumagalaw. Hindi yung nasa bahay lang tayo. Ikaw na nasa bahay dyan, dito, taga dito sa Santo Cristo. Tara dito. Next week, meron po ba tayong gawain next week? Punta po kayo dito, kayo nasa Facebook, kayong nasa YouTube. Samahan nyo kami dito. Ang daming space para po sa inyo. Alam nyo, yung pananampalataya, lagyan natin ng action. Brothers and sisters, papurihan ng malakas ng Diyos. A faith that transforms, number one, desperation leads to faith. Pangalawa, faith in action. At pangatlo, sa binasa po natin sa verse 22, Jesus responds to faith. Diba? Sabi nung yung leader, sabi niya, agaw buhay po ang anak ko, kong dalagita, kung maaari sumama kayo sa akin at ipating nyo ang, sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling. Kita mo? Sa pananampalataya ni Jairo o Jairus, nag-respond si Jesus. Brothers and sisters, tinuturuan tayo ng Panginoon ni El Shaddai yung pananampalataya. Una, kung ikaw ay desperate, dadalhin ka ng Diyos sa pananampalataya. Pangalawa, faith in action. Pangatlo, ano po yung sinabi dito? Pag ikaw ay nananampalataya, God will respond. Tutugon ng Diyos kahit mahirap, kahit malayo, kahit mabigat, kahit kulang-kulang, ang Diyos tutugon sapagkat siya ang totoong Diyos. Dakila, brothers and sisters. Alam niyo, kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Talam ko, maraming ibibigay ang Diyos. Yung iba sa inyo, naiiyak-iyak na. Ako kanina, after ng Mass, sobra kong damdam ang inyong pagkakaisa dito at pananampalataya. At alam niyo, yung pananampalataya na yan, yung pagkakaisa niyan, mas palalakasin tayo ng Diyos, mas patatatagin tayo ng Diyos, mas bibigyan tayo ng Diyos ng courage, ng katapangan. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, pag nakita ni Jesus, when God sees your faith, I'm telling you, brothers and sisters, tutugon ng Diyos. Tutugon ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tutugon ng Diyos, sister. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, yung iba naman hindi tumitingin sa katabi. Sabi mo, tutugon ng Diyos, sister. Tayo, magkatabi tayo. Ayan. Ayan. Si sister, tayo na lang, sister. Tutugon ng Diyos sa inyo. Sister, tingin tayo sa katabi. Tingin tayo. Yan. Amen. Huwag po tayo yan. Diba? Ang mga anak ni El Shaddai, wala pong atawag doon. Suplado at suplada. Kapagkat ang mga anak ni El Shaddai, ibang iba kaysa iba. Purihin-purihin ang Diyos. Ayan. Matatapos na po tayo. Ay, hindi pa pala. Diba? So, tatlong bagay, a faith that transforms. Una, desperation leads to faith. Pangalawa, faith in action. Tindi natin. At pangatlo, ay yung response. Jesus responds to faith. Pag tayo nananampalataya, kita mo, di ba? Binuhay niya yung patay. Pinagaling niya. Wala siyang ginalaw, no? Di ba? Mas makapangyarihan yung dinudugong babae, di ba? Hinawakan niya lang. And then, kung hinawakan niya dahil may pananampalataya, ang babaeng dinudugo, kumilos ang kapangyarihan ni El Shaddai. Dahan-dahan po tayong tumayo, brothers and sisters, taas ang mga kamay. Sino ang nais ng kagalingan?
Sino ang nais na gumaling, brothers and sisters, meron tayong makailangan mga spiritual healing, inner healing, kung ano man, physical healing. At ang araw na to, oras pong ito, tayo'y tinatawagan ng Diyos. We are encouraged na tayo'y maniwala. The Bible says, or Jesus says, don't be afraid. Huwag kang mabagabag. Huwag kang mabagabag. Maniwala ka lang. Manalig ka lamang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mabagabag. Manalig ka. I encourage everyone to close your eyes. At iukupuhin natin ang ating mga ulo. Brothers and sisters, may kapangyarihan ng Diyos sa kamatayan. May kapangyarihan ng Diyos sa sakit. May kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Brothers and sisters, hindi tayo pupunta dito dahil sa nais lang natin. Alam niyo, nais ng Diyos na tayo makasama sapagkat may nais ang Diyos na gawin sa buhay mo. Taas mo kamay mo and bow your heads. Kapatid ko kay Kristo, ang salita ng Diyos may kapangyarihan sa atin. At alam natin, in all areas of our lives, in all aspects of our lives, pagagalingin tayo ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, yung pananampalataya natin, a faith in action, sabihin mo lamang, at gagaling ang bawat isa. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Lahat ay magagawa mo. Lahat ng pangalan ay lulod sa'yo. Sa isang salita mo, sabihin mo lamang. Opo, Panginoon. Sabihin, at ako'y gagaling. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa akin. Yes, Lord. Sabihin mo, puso'y alisin. Pahirap pa sakit sa aking damdamin. Sabihin mo lamang. Yes, Lord. Hallelujah. Opo, Panginoon. Ako'y magtitiwala sa'yo. Lahat ay magagawa mo. Lahat ng karamdaman ay lulunod sa isang salita mo, sabihin mo lamang. Opo, Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo lamang at ako'y gagaling. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa akin. Linisin mo, ialisin. Pahirap pa sakit sa aking damdamin. Sabihin mo lamang at ako'y gagaling. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa akin. Linisin mo,
at sa puso'y alisin. Mahirap pa sa akin, sa aking damdamin. Sabihin mo lamang. Yes, Lord. Hallelujah. Sabihin mo lamang. Sino ang gusto ng kagalingan? Taas, unti-unting itaas ang kamay. Taas sa mga kamay. Hallelujah. The Bible says, when two or three are gathered, He's in the midst of them. Nandito ang Diyos sa kalagitnaan natin. Taas ang kamay ng gustong gumaling. Hallelujah. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Hallelujah. Sa oras na to, ihanda natin ang bawat isa. Sinong nais ng kagalingan sa kanyang pamilya, nais ng kagalingan sa lahat ng aspeto ng buhay niya, taas ang kamay. Taas ang kamay at tanggapin natin ang pagpapala ni El Shaddai. Receive. Touch in the name of Jesus. Shagara Shaddai. Come on. Hallelujah. Taas ang kamay. Iwagayway. Say. Praise God. At pumalakpak na malakas sa Diyos. Sige po, taas po natin ating mga daladalahan. Naniniwala ba kayo na tayo sinamahan ng Diyos? Taas ang mga daladalahan, mga prayer requests, mga love offerings, tithes, Bible. At sabihin natin, sabay-sabay po tayo, Yahweh El Shaddai, salamat po sa gabing ito. Muli mo na naman na kami ay iyong pinagpala. Sa aming mga kamay na nakataas ay idinudulog namin sa iyo ang lahat ng ito. O Yahweh El Shaddai, sabay-sabay po tayo. O Yahweh El Shaddai, kayo po ang bahala sa amin. Alam namin kami tagumpay na. Kami magaling na. Kami pinagpala na. At Panginoon, sa aming kamay na nakataas, sa aming kamay na nakataas ay iyong pagpalain. Sino mang mayakap namin o mga kamayan ay iyong pagpapalain, ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ako na lang po ang mananalangin. Ibaba na po ang mga dapat ibaba. Taas ulit ang kamay. Taas ulit ang mataas na mataas ang kamay. Gusto niyo bang mas marami pang pagpapalang dumating sa inyo? Brothers and sisters, next week, huwag kayong papayag na kayo lang ang dadalo. Magsasama kayo, kahit bata isama nyo, kahit isip bata, okay lang yun. Amen? Try nyo pong magsama at huwag lang kayong papayag na kayo lang ang pagpapalain ng Diyos. Amen? Taas ang mga kamay,
Lord, pagpalain mo ang mga kamay na nakataas, mga brothers and sisters namin dito, Panginoon, sa Santo Cristo, maging ang mga choir, manluluktog na dumadayo, papunta po dito. Pagpalain mo sila, Panginoon, maging ang mga youth, ang mga nag-aaral, Lord, sa mga exams nila, sa mga susunod na panahon. Pagpalain mo sila, and I declare blessings upon blessings in the name of Jesus. Everybody say amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen and amen. To God alone be the glory. Thank you, and let us give thanks. Give thanks with your grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. The Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Isang malakas na papuri, palakpak para kay Yahweh Shaddai. Ayan, maraming salamat po sa nakiisa sa amin ngayong Friday ng gabi. Muli po tayong magkita-kita next week, Friday po muli, 6 to 8pm. At maraming salamat po sa lahat ng sumubay by YouTube and Facebook. Maraming salamat po. Count your blessing. God bless po.